sunod-sunod na ang mga naging kasunduan ng Pilipinas at Estados Unidos sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, na kung saan mismong ang Vice Presidente ng Amerika ay nagpunta sa Palawan upang tignan ang sitwasyon ng ating Coast Guard doon, U.S. Defense Secretary Lloyd Austin na bumisita sa ating Pangulo at base militar ng ating hukbong sandatahan, at kulang na lang na mismong si President Joe Biden ang magpunta sa Pilipinas. At sa patuloy na pambubuli ng China at panghaharas sa West Philippine Sea, inaasahang mas magiging malalim pa ang kooperasyon ng Pilipinas at Amerika at mas lalaki pa lalo ang presensya ng US forces sa bansa. At sa bagong balita, tuluyan na ngang nag-umpisa ang balikatan exercise ngayong 11 ng Abril na sinasabing pinakamalaking balikatan exercise sa buong kasaysayan bilang pagpapakita ng pwersa at pagsasamahan nito laban sa bansang China. Sinasabing nasa halos 18,000 sundalo ang kasali dito, na binubuo ng nasa 5,400 Pinoy na sundalo, nasa lagpas 100 sundalo galing sa Australia, ngunit mag-oobserba lamang ang mga ito sa pagsasanay, at nasa 12,200 sundalo naman ang ipinadala ng Amerika sa Pilipinas. Base sa mga larawan, dumating na sa bansa ang kanilang mga sundalo at mga equipment na gagamitin para sa pagsasanay, at napakaraming barko ng US Navy ang nagsidatingan sa Subic upang magdiskarga ng kanilang mga armas at mga armored vehicles. Masisilayan sa pinakaunang pagkakataon ng pagpapalipad ng Patriot missiles ng Amerika na pinakaunang beses na gagamitin sa Pilipinas, ang M142 HIMARS na ilang beses na rin ginagamit sa mga pagsasanay, at ang mga Avenger battery systems. Kasama din sa ipapadala sa balikatan ang mga F-35 stealth fighters na pinakabago at pinakamodernong fighter aircraft ng Amerika, ang kanilang attack helicopters katulad ng AH-1Z Viper, at ang pinakamalaking helicopter ng US military na UH-53 Super Stallion Heavy Lift Helicopter. Hindi naman magpapatalo dito ang Pilipinas, dahil ipapadala din ng bansa ang ating mga FA-50 fighter jets, mga S-70i Black Hawk Combat Utility Helicopters, T-129 Attack Helicopters, mga Atmos 2000 Self-Propelled Howitzers, at ang ating mga Rizal-class missile-guided frigates. Ilan pa lamang ang mga ito sa mga ipapadala ng dalawang bansa sa pagsasanay, ngunit ang kakarating lang din ng mga Spider Missile Air Defense System ng Philippine Air Force ay wala sa listahan, kaya inaasahang hindi ito makikita sa balikatan exercise. Nasa 12 bansa din ang mag-oobserba sa gaganapin na pagsasanay, kaya napakalaking kaganapan ito para sa ating bansa, at siguradong nakatuon din ang atensyon ng China dito. Gaganapin ang balikatan sa iba't ibang parte ng Pilipinas, ngunit nakapokus ang kanilang pagsasanay sa hilaga ng Luzon, na kung saan nasa 300 kilometro ang layo nito sa Taiwan na pinangangambahang aatakihin ng China, at pati na rin sa isla ng Palawan na kung saan humaharap sa pinag-aagawang teritoryo sa Spratly Islands. Ayon sa tagapagsalita ng hukbong sindatahan, gaganapin ang tinatawag na SINCEX o Sinking Exercise sa territorial waters malapit sa Zambales na kung saan nakaharap sa West Philippine Sea. Isang 61 meters na barko ang palulubugin ng magkasamang missiles at kanyon ng Amerika at Pilipinas, kaya ito ang pinakaitatampok sa pagsasanay dahil ito ang pinakaunang beses na masusubukan ng hukbong sinatahan. Hindi din umano ito pagsasagawa ng intimidasyon sa China, kundi pagsubok lamang ng kapabilidad ng dalawang bansa, at masusubukan kung gaano ito kahanda sa totoong gera. Ngunit inaasahan pa rin magbibigay ng komento dito ang Chinese government, dahil ilang beses na ito nagpahayag ng pagkagalit sa Pilipinas at Amerika, lalo na sa pagpapatayo ng US military facility sa ating bansa na nakakasira umano sa istabilidad sa buong Indo-Pacific region. Umaasa tayong magiging matagumpay ang balikatan ngayong taon na magtatagal ng 18 araw, at paniguradong maraming matututunan ng ating hukbong sandatahan sa pagsasanay na ito.